Lagi ko sinasabi dito sa inyo na importante yung audio sa mga video natin. Pag pangit yung audio mo, ang mga tao na nanonood sa'yo, ang tendency niyan, eh hindi ka panoorin. O diba, kumbaga may binigyan ka na ng chance na panoorin na yung video mo, okay, sabi nila, pagbigyan ko nga to. Panay ang ano eh, sabi, panoorin ko daw eh. So pinagbigyan ka na. Pag nood nila sa video mo, ang pangit ng audio, diba, kumbaga may irita sila. Kasi ako, pag nanonood ako ng video, isa sa hinahanap ko, yung magandang audio. Siyempre, manonood na ako. Di, gusto ko malinaw. So, assume natin na ganun din yung nanonood sa'yo. Hey guys! Kamusta kayong lahat? Welcome dito sa channel. Sana sa mabuti kayo. Sincerely, I am wishing you guys sana sa mabuti kayo, no? Habang pinapanood itong video na to, nakaupo ka sa sofa tapos nanonood ka ng video ng paborito mong vlogger, di ba? Sana paborito mo ako, no? Anyway, ang video na to ay tungkol sa Boya BY-MM1. Ang Boya BY-MM1 ay external microphone para sa cellphone mo, para sa DSLR mo. Maganda to dahil mura. $6.99 sa Shopee. Base sa pagre-research ko, no? Ayan, meron na siyang kasamang dead cut. At, yeah, eto siya. Meron niyan ditong cable. Ako, ang ginagamit kong cable galing sa Rode mic. Ang kagandahan pa nitong Boya BY-MM1 na to, hindi mo na kailanganin ng battery. Salpak mo lang, record na agad. Ayan, may audio ka na maganda. Hindi katulad ng mga microphones na ginagamit ko, etong SE Electronics na to, meron tong, battery. Ano ba ang dapat natin i-consider sa pagbili ng mic? Katulad ko halimbawa, tight yung budget ko, meron akong dalawang bagay na titignan dyan. Yung unang-una, yung mababa yung presyo at saka yung quality. Doon natin babalansehin yan. So, etong Boya BY-MM1, hindi siya ganun kamahal. Pero kung may budget ka, di ba, hindi natin pag-uusapan yun. Yung bumili ka na ng sarili mo, wag mo nang tignan panoorin itong video na to. How good is Boya BY-MM1? Kasi sinabi ko sa inyo dito eh. How good? So, magra-run tayo ng mga test. No? Ikukumpara natin yung Boya BY-MM1 sa mga mas mamahalin na microphones. Like, meron ako ditong Rode VideoMic Pro at saka itong SE Electronics. Yun, malalaman niyo yung pagkakaiba ng Boya BY-MM1 sa ibang microphones, no? At malalaman niyo na pwede siya. Ito guys, ito ang test natin sa Boya BY-MM1. So, abali ang layo nito ay siguro mga 2 dangkal sa mukha ko, sa bibig ko. Ayan, so yan yung narinig nyo ngayon. Tapos may konting ingay sa background. Yan, Boya BY-MM1, sulit ba na pang vlog? So, malalaman natin yan dito. Ikukumpara natin tong BY, yung etong Boya na to, ikukumpara natin sa shotgun mic ng SE Electronics at saka sa VideoMic Pro ng Rode. Ito naman ay audio test para sa para dito sa SE Electronics na shotgun mic. Itong test na to ay para malaman natin kung worth it ba nabilhin ang Boya BY-MM1. Okay, ang in comparison video to or audio test para dito sa Boya BY-MM1. Yan, pero ang naririnig nyo ngayon ay etong SE Electronics shotgun mic, no? So ito naman ngayon guys, yung test para sa Rode VideoMic Pro. So, tama lang yung lakas ng boses ko. Yung normal lang na pagsasalita, hindi naman pasigaw, hindi naman sobrang hina. Normal lang. Tapos, ang layo niya, katulad din ng dalawa na nauna, yung SE Electronics at saka yung Boya BY-MM1. Ang layo niya ay nasa 1 dangkal din. Kayo ang bahalang humusga nito, no? Or kung mahahalata niyo ba yung pagkakaiba, kung meron bang pagkakaiba itong tatlong mic na to, no? Pero, base sa experience ko, sa paggamit itong tatlo na to, mas buo yung tunog nitong SE Electronics at saka itong video mic pro na gawa ng Rode mic. So yun, napainggan mo na ba yung audio test na ginawa ko? Yan, ikaw na bahala mag-decide kung ano sa palagay mo. Ang napansin ko lang sa comparison ng mga mics na yun,
yun nga, no, kita mo yung quality ng Rode mic at saka S Electronics na mas maganda sila, mas buo yung tunog, mas quiet. Yun, yun ang binabayaran doon, kaya sila mas mahal. Pero itong Boya BYM1, hindi siya iwan na iwan, di ba? Mas maganda naman yon kaysa doon sa internal microphone na nanggagaling dyan sa cellphone mo. Ang isa pang tanong, eh, worth it ba ng pera? 699 sa Shopee, pesos yun ha. Masasabi ko na sulit. Nandito na yung anak ko, pero may gusto pa akong sabihin eh, kaya kasama siya ngayon sa video. Ang isa pang pangit sa mga microphone na may battery, eh, minsan nakakalimutan ko eh, on. So, nagsasalita ako, natapos ko na yung video, wala pala akong audio. So, yun ang isa sa kagandahan nitong Boya BYMM1 na to. Kasi hindi mo na kailangan ng battery. Once na sinalpak mo to dyan sa camera mo or sa cellphone mo, at nag-record ka, diretso na, mayroon ka ng magandang audio agad. Yung huling video na ginawa ko, yung sponsored by Kaburi Sushi na video, eto yung ginamit ko nun. Kung mapapansin nyo dun, habang nagsasalita ako, naririnig yung ingay sa paligid. Yung may mga nagsasalita, ganon. Yun lang ang isa sa mga downside ng... So, magandang step na to, paangat. Kumbaga, next level ka. Unti-unti, no? Yun lang, guys. Salamat sa panonood. Sana nakatulong tong video na to sa'yo. Kung balak mong bumili ng external microphone, like, comment kayo kung anong masasabi nyo dito sa video na to at kung anong masasabi nyo sa Boya BYMM1 experience nyo dito sa microphone na to. Subscribe kayo kung hindi pa, and I will see you sa sunod na video. Bye bye. Pasensya na, nakasalamin ako ha. Kasi nasisilaw ako dito sa ilaw ko eh. Ilaw ko eh. Ba't parang nag-iiba yung accent ko? Pasensya na ha. Kasi napakalaki ng ilaw ko eh. Paita ko sa inyo ha. Wait lang. Iyan oh. Yan ang setup ko. Ang laki ng ilaw. Oh, diba? Tapos eto kayo So ang kalat ko. Nasisilaw ako. Sumasakit yung mata ko. Tapos syempre hindi naman diretso agad. Pag kaupo ko dito alam ko. Diba? Nagigets nyo. Pag nagpa-vlog diba parang ang... Ang hirap, di ba? Katulad nun, di ba? Hindi ko madire-diretso yung gusto kong sabihin. Yung exposure ko sa ilaw, eh, masakit sa mata. Sumasakit yung ulo ko. So, kailangan ko magsalamin para at least mabawasan yung, you know, protection sa sikat ng ilaw.